Hello and good day sa inyo ulit mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Today po pala ay pag-usapan natin ang mga basic na parang maintenance at kung paano natin maalagaan ang ating Xpander, lalo na yung kanyang engine, no? So, ito po yung ating engine. Ito po ay 1.5 na engine. So, with my Vec technology. At ano po ba yung mga dapat natin ditong tignan, lalo na kung pabiyahe tayo or maglo-long drive. So, ito po yung mga chine-check. Ito po yung pang-check ng sa oil nyo. Kung hatakan nyo lang po yan. Ayan o. Maganda po, gumamit kayo ng tissue kasi para malaman nyo po kung anong kulay na yung oil. Tsaka kung nagbabuhas po siya. Ngayon po, hindi ko lang siya matitesting kasi hawak ko po yung tablet. Tsaka nagbibideo ko, no? Pero ayan po yan. Ito yung isa po sa tinitignan dito sa Xpander natin, yung oil level or ano niya yung kulay, no? Medyo kailang ingatan ko lang pagbalit para ano lumalaban siya pagbalit. Ayan. Ayan. So ayan yung sa oil. Tapos po, ito yung tubig ng sa wiper. So ako po, lagi lang siya minimintay na mataas. Ito naman po, ito, yung sa cooling system niya po, yung coolant niya po. Bali, ito pong Xpander natin ay magpo-performance na itong darating na March 8. So, hindi ko pa po ito ginagalaw. Tsaka mapapansin niyo po, silyado pa ito. Kasi 3 years warranty naman po yung ating Xpander eh. Ito yung ating brake fluid. Makikita nyo naman po dito yung level niya kasi medyo kulay dilaw to. Sana nakikita nyo. Or pwede naman pong buksan. Yun, may laman pa po, no? So marami pa. Ayan. Tapos ito pong battery natin. Hindi po siya maintenance free. So, kapag ano po, maganda, checkin nyo rin siya at least parang once a month, yung water level. Kasi, may water level po yun dito sa gilid. Pakita ko po yun, no? Lower level, upper level. Yun. So, nabubuksan po ito, pihitin nyo lang, ayan, no? Ayan. Silipin nyo na lang po. Bawat isa sa kanila, yung mga cups po niya, tanggal ninyo sa isa. Tingnan nyo kung mababa na yung level niya. I-maintain nyo lang na ano, at least, kung hindi ma-reach yung lower level, at least nasa pagitan po nilang dalawa, huwag lang sosobra po, no? Tapos, ang ginagamit po dyan ay distilled water. Yan. Dun po sa Xpander Philippines na group sa Facebook, may nagsabi, ano daw? Absolute, tsaka Wilkins, pwede na lang kasi distilled water naman daw po yun. So, siguro kung mag-ano, try ko rin yun, no? Pero iba naman po nagsasabi, kung kukuha ng distilled water, dun na sa mga nagtitinda ng baterya ng sasakyan. So, kayo na po bahala kung saan kayo kukuha ng distilled water. So, ayan po yung mga, ilan lang po sa mga dapat yung chicken, kung babae kayo. Tapos ito nga po pala, itong part na to, may video po ako, yung paano maglinis ng air filter ng aircon. Andito po yan, nabubuksan po ito, naalis to eh. So, ilan po yung mga ilan sa mga dapat natin chicken kasi madali naman pong alagaan itong ating Xpander at saka alam niyo po, wala pa naman siyang binibigay sa aming problema. Saka yun po ang kagandahan ng ano, ng brand yung nasasakyan kumpara sa second hand. Siyempre, sinerte lang tayo na nakakuha tayo ng brand new. Tukod ko lang muna ulo ko. Nakatukod ulo ko ngayon. Para hindi bumagsak yung hood. Ayan, kasi hirap ng isang kamay eh. Ayan. Ayan, ayos. Tapos, alam nyo po, ano,
Dito tayo sa bandang likod, no? Share ko lang sa inyo, mga idol, na ano, ito pong Xpander natin, first na kotse po namin na ano, na own, sa kabutihan palad po, na-approve tayo ng car loan. At ang dati ko pong minaneho, shoutout din kila Kuya Ramil, nagpahiram sa amin ng Alto na manual. Ang laki po ng ano, ng talagang convenience ang nabigay sa amin dahil mas malawag to kumpara sa Alto. Yung legroom, yung headroom, yung space, sulit na sulit po talaga kapag dala nyo yung pamilya nyo, may mga dala kayong gamit. Masarap po siyang patakbuhin. Ang isa pa po na maganda rito, kapag naka-on po yung engine nyo, napakatahimik po. Aakalaan nyo na ano, na parang patay pa yung makina. Sobrang tahimik habang umaandar po kayo. Pero minsan, kapag medyo napalakas yung apak nyo ng gasolina, sa gas, yung gas pedal, yung ibig sabihin, kasi minsan wife ko yung nagmamaneho, mas madalas siya po nagdadrive, gusto niya mabilis ako, takbong ano lang ako, takbong pogi lang ako, mabagal lang, pero siya, mas mabilis siya mag-drive. Minsan, syempre, gano'n, di ba, magre-rev. Normal lang naman po yung gano'n tunog, no? Tsaka, ang sarap po, yung steering wheel niya po, napakagaan po kapag inikot nyo, pagda-drive. Tapos, ang ano ko lang po dito, dahil white tong ano, ibabaw, ayan, medyo pag nadumihan po siya, yun ang siguro na medyo challenging linisin, no? Pero, overall po, wala pong reklamo dito sa sakay na to. Minsan nga talagang pag ano, napapatitig lang ako sa kanya, titignan ko siya, tututulala lang ako. Sabihin ko, ay salamat, may sasakyan na kami. Kasi dati, alam nyo, galing ka sa hirap, wala kang sasakyan. Ngayon meron na. Kailangan lang mapagsikapan namin mabayaran talaga itong monthly niya. Tsaka, ano po, yung isa pa po talaga na ano, na pinagpapasalamat ko, syempre, ayan na may sasakyan tayo, para kung may kailangang puntahan, may bibilhin, merong ano, diba, madali nang makaalis. Ang problema mo na lang yung ano, gasolina. Mahal na ng gasolina po ngayon, na halos mag 70 pesos na per litro. Yun lang ang kalaban nyo. Tsaka yung monthly. Pero the rest po, wala na po talaga kayong hahanapin pa. Pero syempre, iba-iba po talaga tayo ng taste ng sasakyan. So, ang payo ko po sa mga kukuha ng sasakyan, maliban po sa manood kayo ng mga video sa YouTube ng mga car comparison, i-research nyo po, maganda po, masakyan nyo yung sasakyan, magpunta kayo sa mga showroom, may mga nakita ko sa mall na mga nakadisplay na sasakyan, upuan nyo po, sasakyan nyo para matesting nyo kung ano yung comfort na ibibigay niya kapag nandoon kayo nakaupo sa cockpit. Ito yung pinaka driver seat. Tapos alam niyo po, bago ko sa talaga tong Xpander, dati nung nangangarap pa lang akong sasakyan, nung gusto ko lang kahit yung Volkswagen na luma second-hand, yung Mitsubishi Lancer, naisip ko rin yan, yung Mazda 3, yung mga lumang Mazda 3 pa, yung mga 2010 model pa, Vios, Accent. Ayan, mga pumasok sa isip ko yung nasasakyan. Yung misis ko naman, gusto yung Tucson, yung EcoSport, yung Mobilio, yung Rush. Pero sa kabutihang palad po, Xpander ang nakuha namin. Dahil yung luwag nga po talaga niya, tsaka yung nagagawa ng mga upuan niya na pagtupi-tupi, yung ibang sasakyan po, wala. Pero ngayon po, may bagong lumabas sa sasakyan. Yung isa sa parang nagugustuhan ko po ngayon kung magkapera, no, kung manalo ako sa loto. Sana manalo ako sa loto. Yung talaga pangarap ko, manalo sa loto. Yung ano, yung Okavango po ng Geely. Ang lupit po noon kasi mga nakita kong video, meron siyang 360 na camera, meron siyang yung head dito sa ibabaw, may panoramic view kayo. Super high-tech na po siya. Tsaka yung middle row po, tatlong upuan talaga na uusog ng iwa-hiwalay, parang may kanya-kanyang ano. So yun yung parang feeling ko na
mas magandang pangpamilya kung ayaw ng Xpander, yun yung isang recommendation ko, yung Okavango ng Geely. So maraming salamat po at pinapanood nyo yung videos ko. Sana po huwag nyo pong kalimutan yung mag-like, mag-comment, tsaka yung mga ads po, panoorin para kumita naman tayo. Kung meron po kayong mga questions, post nyo lang po para kung makagawa po ako ng mga videos, sagutin ko po yung mga tanong nyo. Tsaka gagawa pa po ulit ng video yung ano, yung paano nawala yung sa pag-reverse ng ano, ng sa head unit. Kasi po by default yung head unit nyo, kapag ka nag-reverse kayo yung rear camera, nag-i-stop yung sound ng FM radio. Yun po yung default. May settings po na kinalikot yung misis ko, hindi pa tinuturo sa akin, na alamin ko, para ipakita ko sa inyo na kahit naka-reverse na kayo, yung music niya sa FM, tuloy-tuloy pa rin. Yun. Tsaka yung, kung ano pa yung mga iba kong madiscover rito, share ko po siya, gagawa ko ng mga video. So, ayan po ang itsura ng ating Xpander. Ayan. Tsaka pag magkapera, medyo marami pa tayong gagawin dito. Yung tint, lalagyan ng mas magandang tint, mas maitim. Siguro itong ano, yung pinaka, itong ano, floor mat ba yun? Yung mat niya. May nakita po kami, ano eh, deep dish ang tawag, parang nasa 3,000 pesos. Ayun, eh, wala pa tayong budget, so unti-unti lang. Syempre, marami tayong mga bayarin, alam nyo naman, ng mga pangangailangan natin sa buhay. Ayun, so once again po, thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Saka gusto ko lang po talaga i-share sa inyo to, ang ating Xpander na GLS 1.5 automatic na graphite gray. So, bye!